Hello, welcome once again for another comics vlog. This is my comics vlog number 6. Today we're going to talk about issue number 8 of my comics Kalayaan. This was released October of 2009. Okay, so bali this one, this cover, I did discover a pencil ink, and then yung colors neto was colored by Gilbert Monsanto. Okay. So, sa issue na to, bali, marami nag-contribute na ito eh. So, in the early days, kasi, nung mga first few issues ko, bali, ako lahat ng gumagawa eh. Pati yung proofreading editor, yung editorial job, ako yung gumagawa, which is a mistake, okay? So, sa mga baguhan dyan, na gusto mag indie comics din, I will suggest na mag-hire kayo ng other people na hindi naman hire. Kumbaga parang ipabasa nyo lang sa kanila. Kumbaga tingnan nyo baka may wrong grammar, wrong spelling. Kasi yun ang isa sa pinaka problem ko nung start ako. So in this issue, kumbaga kung papansin nyo, meron ano ko, nakiusap ko ng mga kaibigan na sa editor. Okay, this one is si Steph Bautista. Mga members to ng Bayan Knights actually. Si Steph Bautista, Miles Chua, Erico Kalimlin, tsaka si Geoffrey Borgonia. Okay. Tapos, in this issue, meron din nag-contribute dito ng page 7, penciled by Reg Vicente and inked by Aaron Feliz Meño. And of course, yung colorist, si Gilbert Monsanto, which is this one, nag-colors kanya. Okay. So, this came out in 2009, which is mababasa niyo, dedicated to typhoon victims of Ondoy and Pepeng. Yan yung times na yung binagyo yung Pilipinas eh. Okay. So, eto issues na to, kumbaga ang title na ito is, makikirin dyan, subtitle niya is Brother Against Brother. Kasi, basically, parang eto yung evil twin ni Kalayaan eh, si Alipin. Okay, so baga, sa kanya din galing yan eh, si Alipin eh. Habang story ah. So, sa mga hindi pa nakakabasa, I suggest na basahin yung comics ko para malaman yung story ah. And then, nag-guest star dito yung mga other Bayan Knight characters tulad ni Servant. Servant, created by Geoffrey Borgonia. Si Pag-asa, created by Erico Kalimlim. Okay, tapos yung mga other characters ko, si Greyhorn, Salamangkero, Cypher. Tapos, meron din nag-guest sa page 7, si Guapo Man, created by Aaron. And Mananabas, created by Reg Center. So, bali, ito yung page 1, si Pag-asa, kalaban si Alipin. Yan. Tapos, nandito rin si, yan, si Servant. Nakirumble. Yan. Tapos, eto. So, medyo malakas ng konti si Alipin eh. So, sa taas, sa sky, yan naglalaban yung mga superheroes. Sa baba naman, si Salamangkero dumating. And then, pinagtawanan siya ng mga tao eh. Oh, nakita dito. Tapos, nagalit siya. Meron siyang ginawa. Kung mapapansin niya, yung mga nakabasa na ng comics ko, merong symbols dito. Actually, ito is Alibata. Alibata. Konting tips lang. Trivia sa comics ko. This is Alibata eh, actually. Meron kasi na-download na font sa internet, yung Alibata na font. Then, itinype ko dyan. Actually, ibig sabihin na ito, gumising kayo mga anino. Yun lang. Yun. Parang rise up. Shadows. Yun. So, bagay yung mga shadows ng mga tao, nabuhay sila. So, yun yung parang powers ni yung magical powers ni ito si Salamangkero. So, yun lang. Tapos, this is number page 6. And then, page 7. Ito yung gawa ni Reg. Na actually, parang pin-up lang siya. Pinost siya dati sa DeviantArt. Si Guapo Man. Tapos, ito yung si Mananabas. Tapos, lumilipad si Kalayaan. Nagandahan ako. So, nagpaalam ako kay Reg. Baka pwedeng mahingi niyo itong fan art man to, isasama ko sa comics. So pumayag naman siya. So inink at nag-pencil si Reg, tapos yung nag-ink si Aaron. Both characters nila tong dalawang to. Lumilipad.
Actually, ano ako nun eh, yung mga ganito, ako kasi ayoko yung merong nasasayang na magandang arte. So kaya, as much as possible, ini-incorporate ko siya sa comics ko. Katulad one time, naalala ko, si Kirk Lacson, naggawa siya ng pin-up ni Kalayaan, tapos buwat-buwat pinipicturaan niya si Cypher ng ganun eh. Sabi ko, nagandahan ako. Eh, pwede ko naman ma-incorporate siya sa story ng issue. So, sinama ko na siya. So, mahilig ako sa ganun eh. Ayoko kasi merong nasasayang na art. As much as possible, pwede mo naman isama sa kwento mo, so sinasama ko siya. So, this is page number 8 and 9. Maganda yung pagkakaano. I don't know. Personal opinion ko, maganda yung dialogue na nagawa ko dito sa story na ito. Maganda yung usapan nila dito. Kumbaga parang prinsipyo sa prinsipyo. Yung idea sa idea. So, this number, page number 12, 13, tapos 14, 15. Sa page na to, merong ano eh, merong sumulpot na parang throwaway character ko na si Super Duper. Ayan. Kumbaga parang ano siya, throwaway character ko lang siya na parang super lakas kunyari siya. Yung pala isang patayan sa kanya ni Alipin, patay ka agad. Yung nagmamalakas malakasan ganun. Inspired ito kay ano eh, sa characters ni Invincible. Kung papansin nyo, meron siyang mustache. Yung mga Viltrumite kasi, kung yung mga sa mga nagbabasa ng Invincible comics, sa Viltrumite kasi, karamihan naman, lahat ng Viltrumite na lalaki, pag matatanda na, nagkakaroon ng bigote. So, binase ko lang sa kanya. Viltrumite kasi parang alien species yun na mukhang human, pero malalakas sila. So, yan. Gawain ni, big fan kasi ako ni Robert Kirkman na Invincible comics eh. Tapos, eto naman, sa NLEX naman, naglaban din sila sa NLEX, eto. And then, yung truck na to, yung laman niya is yung mag-asawa. Yung mag-asawa to actually based din sa father and mother ni Invincible eh. Talagang, big fan ako ng comics yun. Sayang nga at na discontinue na yun eh. So from here, yun ulit, si Pag-asa tsaka si Pag-asa tsaka si Servant sa page 21, 22, 23. Napansin ko rin nung habang nire-review ko itong comics na to, napansin ko talaga yung pagkakagawa ko ng comics na to, medyo madaming pages ako na-create sa story na to eh. Okay, and this is page 24, 25. Nag-ano sila sa laban sila sa Bohol. Etong time na to, talagang yung 2009 pa lang, gusto ko talagang mamasyal sa Bohol eh. And then fortunately, nung na nagkaroon kami ng chance ng asawa ko, nakapag Bohol kami, napuntahan natin Chocolate Hills eh. So, eto. Gusto ko siyang ipakita sa comics ko yung beauty of the Philippines. Kumbaga, marami naman tayong magaganda dito. So, yung location shooting, kasi for example, since Spider-Man, always sa New York, Avengers, New York, gusto ko, sa comics ko naman, I would like to features yung Philippines naman. Okay? So, from here, page 25, 26, 27, ako yung nag-pencil, pencil and ink, at saka nag-ano lahat na ito. Tapos, last page is 28. That's 28. 28 pages for this particular issue. Napakaraming page. And then, the fan art section. This one is created by Jason Bonus, Dominic Racho. Ito. Ganda. And then, this one is Nayan Pedrina. And then, this is by Virucia. Okay. So, deviant art lang mostly. Tapos, another one, this beautiful one is by Reg Vicente again. Napaka-talented talaga ng taong to. And then, this another beautiful. Grabe talaga to. Halima talaga to si Erwin. Pagkagawa. Erwin Ropa. Ganda. Actually, pwede gawing cover to eh. Pero ang ganda din. Sayang nga yun kasi nakaka-create na ako ng cover. And then, as much as possible kasi gusto ko, ako yung sa comics ko, ako yung gumagawa talaga ng cover. And then, kapag meron talaga ako nakitang maganda, lalo na kung pagka-colored, tulad nito,
ginagawa kong back cover. This one is created by Seth. And then another beautiful pin-up by by Jomar Bulda. Ang ganda rin. Then the letter page. Ito na. Ayan. I hope you can get a copy of this one kahit na medyo luma na. I think meron pa ito sa Comic Odyssey sa may Robinson Galleria. So, that's it for now. Thank you very much for watching. See you in the next one.